Hey Google, turn off piso Wi-Fi bindo. Kita nyo. Sure, turning off the piso Wi-Fi bindo. Wow! For more informative videos like this, kindly subscribe na lang po to this channel and pakiclick na lang din po ng notification bell. Piliin nyo po yung all para ma-notify po kayo agad pag may bago tayong upload. Thank you! Welcome sa bagong video natin. Meron lang akong isi-share sa inyong malupit na technique. Paano i-shutdown remotely yung mga device natin? Kahit nasan ka pa, pwede mong ma-shutdown as long as connected ka sa internet. So, although yung mga piso Wi-Fi bindo natin, meron naman siyang built-in na pang-shutdown sa machine. Kaso nga lang, yung system lang yung namamatay. Pero yung, for example, may custom board ka at saka yung power supply, nandyan pa rin, hindi yung namamatay. Okay, pero sa ituturo ko sa inyo, mamamatay lahat yan. Bago tayo pumunta sa tutorial kung paano gawin, so itry muna natin. Okay, so nandito, working yung bindo ko. Nandito yung power supply niya, kita nyo naman. Okay, so andyan siya sa harap. So ipapakita ko sa inyo, namamatay yan siya. Gamit lang yung cellphone ko. Okay? So, pwede natin siyang kontrolin gamit yung app or si Google. So, kita nyo naman yan siya na buhay siya or naka-on. So, try natin siyang i-shutdown gamit yung app. So, pindutin ko lang to, dapat mamamatayan siya. Walang kukurap guys ha. Hindi to magic. Sige, try natin i-off. Dapat pagkapindot ko nito, mamamatay din siya. Ayun, so namatay nga. Diba? Gamit lang yung app. So, kahit saan ka pa, as long as connected yung bindo mo sa internet, at saka ikaw, kung saan ka mang lupalop ng mundo, may internet ka rin, makukontrol mo yan siya. So, okay, try natin siyang buhayin ulit. Pindutin ulit natin to. Kita nyo, yung plug nya nandyan. Yung bindo nandyan. So, dito yung app. Try natin ulit. Yun! Kita nyo, nabuhay ulit. So, sa technique na to, namamatay lahat, pati yung power supply nya. Hindi lang yung system yung namamatay. Tulad dun sa built-in sa system ng ADO or kahit anong piso software. Pati yung power supply nya, kuryente, patay din. Okay? Subukan naman natin yung mas nakakabilib, yung gamit si Google Assistant. So, utusan ko lang yung si Until Google. We chat again. Okay, so sample. Hey Google. Turn off piso Wi-Fi bindo. Kita nyo? Sure, turning off the piso Wi-Fi bindo. Pinatay din niya. Na napaka masunuri ni Google. Okay, i-on natin babalik. Utusan ulit natin si Google. So, ganun pa rin. Yung saksak niya, andyan. Yung bindo, andyan. So, utusan natin si bindo, ay si Google. Hey, Google. Piso, yep. Turn on piso Wi-Fi bindo. Kita okay, nyo turning naman on yan. The piso Wi-Fi bindo. Kita nyo naman yan, guys. Napakalupit ni Google. Galing ni Google. So, yun yung ituturo ko sa inyong technique ngayon sa video. Okay guys, welcome sa tutorial natin. Okay, so before tayo mag-proceed, so isa-isahin muna natin yung kailangan natin para makagawa tayo ng smart switch para sa mga devices natin or specifically para sa ating mga bindo para ma-shutdown natin siya anywhere as long as connected siya sa Wi-Fi. So, ang number one na kailangan natin is itong sonoff, basic Wi-Fi smart switch. Okay, so nabibili lang ito sa Lazada or Shopee. Tsaka pag binuksan mo to, ganito yung itsura niya sa loob. Yan. Okay, so pwede mo itong kontrolin using Wi-Fi or remote. Yung 433 MHz na remote control. Pwede mo itong kontrolin. Kaso hindi kasi ako nakabili ng remote, so kukontrolin lang natin siya using Wi-Fi or app or si Google Assistant. Okay?
So yan, yung number one kailangan natin. Kompleto na rin yan siya ng manual kung paano mo to siya i-sit up. Andyan sa loob. Yun, sonoff, smart switch, tsaka syempre, socket, tsaka mill plug, tsaka wires. Kailangan din natin ng syempre cutter. Plier cutter at saka ano nga bang tawag dito? Cutter din. Okay? So, at syempre Android device or kahit kwan, iPhone device. Gagana siya. So, paano ba gawin to? So, bali, ang overview paano natin to siya gawin. Bali ito sa pagitan ng dalawang sa pagitan siya ng mill plug at saka ng socket. Sa gitna to siya. Yun yung isi-sit up natin. Okay? So, dapat, ang connection ng wire mo dito, galing dito, papunta dito. Tapos, dito naman, papunta dito. Bali, siya yung magkocontrol ng load na sinasaksak dito. So, dito sa kanya, magti-tick off yung automation, kumbaga. Okay? So, tara. Kabit-kabitin natin. Okay, so natapos na natin kabit-kabitin yung parts. Okay, so make sure nyo lang na tatandaan dito is dapat kung dito sa input mo kung anong kulay na ang wire, kung anong kulay yung L, dapat same din dito sa output. Same sila ng kulay dapat. So in my case, red sa input, so dapat sa output red din. Okay? So mas maganda magkaibang color yung wire na bilhin nyo para hindi kayo mahirapan. Okay. So pagkatapos yan, meron tong manual sa loob, susundan nyo lang kung paano siya i-set up. So actually, madali lang naman to guys. Napakadali. Kahit high school, kayang sundan yung manual na to. Yan, meron siyang in-check version. Okay, at saka meron din namang English version. Okay, so after mga wiring to, sundan mo lang itong step na to. So, okay, so gawin natin. Okay, so ayon sa step 1, i-download daw muna natin yung iwi link na app. Okay, so kung Android ka, so punta ka sa Play Store. Kung iOS, iPhone ka naman, so syempre iOS. Tapos iOS, search nyo lang iwi link. Yan, tapos yun. Since naka-download na ako ng akin, so no need na akong download ulit, so i-open nyo lang. Tapos, is na dapat may wifi, may internet connection kayo para mag-success yung settings na to. Dito sa, pagkatapos yung install yung iwi link, so mapupunta kayo dito sa screen na to. So mag-register lang tayo. Yan. So register lang tayo. Philippines, tama yan. Next nyo lang. Tapos email address, in my case, gamitin ko yung Gmail ko. At gmail.com. Yan, next nyo lang. Tapos magsisend yan ng notification or verification code sa email natin. So antayin nyo lang. So, mas maganda kung yung email nyo is naka-register dyan sa device nyo para lalabas nyo dyan sa notification once na nag-send na si iwi link ng verification code. Okay, so antay-antayin lang natin. Okay, so ayan na. Nag-send na siya. Ito yung verification. So, verification code is 9995. Ayan, tama ba? 9995 ba to? So, balik lang tayo dun sa iwi link. So, type nyo lang
9995 and then password nyo, create lang kayo. Admin, sa akin sample lang to guys ha. Admin 2019. Okay. Confirm admin 2019. Confirm. Okay, so register success. So once nag-success na yung registration mo, sunod naman nating gagawin, isasaksak na natin tong device sa outlet. Okay? So yan. So isaksak natin siya dito. Mapapansin niyo, yan. So iilaw-ilaw yan siya. Okay? So ilong press nyo lang yan siya mga 7 seconds hanggang sa mag-blink-blink siya tatlong beses ng paulit-ulit. Yan. So may button to dito. By the way guys, kung wala kayong wifi, pwede mo rin dun siyang i-connect sa remote control. Kaso hindi kasi ako nakabili ng remote. Pwede to sa remote. Yung mga remote sa sasakyan or motor, pwede dito. So okay, so i-press natin to mga 7 seconds. Dapat mag-blink to ng ulit-ulit. Ayan. So, pag ganyan na yung blink niya, so okay na yan. Pwede na natin yan siyang i-peer or i-add sa account natin. Okay. So, balik tayo dun sa iwi link. Ayan. So, pindutin nyo lang tong add. Tapos, quick pairing. Ayan. Tapos, ilagay nyo yung wifi name nyo dito. Yung talagang totoong wifi name ng router nyo ha, sa bahay. Kasi, dyan kukunik yung, diba, yung smart switch natin. Para always siya, kapag connected siya sa internet, so, anywhere, as long as may internet, pwede mo siyang makontrol kahit saan ka pa. Okay, so, i-provide nyo lang dyan. In my case, yan yung SSD name ng wifi ko, Irish, tapos yan yung password. So, next nyo lang. Antayin nyo lang siyang as of this moment, nagpipiring yan siya. Hinahanap niya yung device. So, makikita nyo naman yan dito sa baba ang status. So, waiting. Ayun. So, found first generation device. IT. Ewan ko, paano basahin yan. Okay, so antayin lang natin. Ayun, so registering na siya. So ayun, so tapos na nga. Okay. So, yun na. Pwede mo na itong pangalan ng Piso Wifi Machine. Ayan, so complete. Got it. Okay. So, pwede mo nang control. Kung pwede mo nang makontrol yan ngayon. If ever ano man yung nakasaksak dito, pwede mo siyang makontrol dito sa app. Ito turn on mo or ito turn off. So, ngayon, last step natin is paano siya i-add sa Google Assistance. So, madali lang. Hanapin nyo lang yung Google Assistance nyo. Ayan. Tapos, click nyo yung parang ilaw-ilaw na yan. Tapos, punta kayo dun sa account nyo. Tapos, punta kayo sa Home. Ay, Assistance. Tapos, punta kayo sa Assistance. Tapos, Home Control. Ayan. Tapos, dito, mag-add kayo ng, pinutin nyo lang tong Add Device. Okay, tapos hanapin nyo lang yung Iwi link. Ayan, yung Iwi link smart home. Smart home na app. Pag napindot nyo yan, mag-ask si Google na mag-login kayo sa Iwi link account nyo. Tapos yun na. Ma-add nyo na yung device nyo. Mapupunta siya dito tulad nito. Iwi link smart home. Nandito na yung Piso Wifi bindo mo. Okay, tapos by then, pwede mo nang kontrolin. At by the way,
pwede mo rin to siyang lagyan ng ano nga ba to? Pwede mo siyang isip. Pwede mo siyang isip ng by schedule or timer or loop timer. Okay, so pwede mo siyang iset. For example, mag-auto shutdown siya after 10 PM. So, pwede yun. So, lagay ka lang dito ng timer. Magka-countdown na siya. Okay, or di kaya yung loop. So, para hindi ka na patay-sindi. So, automatic na siya. So, every day, for example, ilo-loop timer mo siya na mag-off ng 10 PM. Tapos, mag-on siya ng 6 AM. So, dito mo yun isiset sa loop timer. So, automatic na siya, guys. Shut down siya once na-trigger yung time off mo na which is 10 PM. Tsaka mag-auto on naman siya kapag nag-trigger yung 6 AM na time on. Okay? So, yun lang, guys. Kayo na lang bahala mag-experiment sa device. Marami kayong pwedeng gawin sa device na to. Which is, mura lang to. Mga nasa 300 lang. So, bumili, tulad ko, bumili ako niya ng marami. Yan. Mga 5 binili ko niyan kasi bala kong mag-experiment sa bahay. Gawin ko siyang smart home, kumbaga. Na nakokontrol mo siya gamit si Google Assistant. Okay, or di kaya remote. So, sige mga kapiso, yun lang. Till next time.